Hi guys, ako nga pala si Nick at ito ang Nickreation channel. So kung bago ko pa lang sa channel na to and kung makita mo na helpful yung mga NFT games review natin and yung mga fini-feature natin, paki-click mo na rin yung subscribe para updated ka pa sa mga video na i-release natin. So ngayon hindi tayo mag-review ng game, siguro daanan lang natin yung mga highlights or important facts about Orbitau. Pero yung target natin ngayon is yun nga, ma-inform yung mga audience about sa Testnet and yung mga events nila na mamimigay sila ng maraming mga giveaways or rewards sa community nila. Alright, so simulan na natin guys! Is kung ano pa yung mga events na paparating sa Orbitau. Tapos daanan lang natin yung mga usually tinitingnan natin para masabi nating legit yung mga projects. Makita na natin dito guys na yun nga, fully docked yung team ng Orbitau and mga experience na sila sa field na to. Nakita naman din natin yung video gaano nila ginagawa yung mga design ng game nila. And then mga partners nila, mga venture capitals. And guys, eto, kita naman natin dito yung Iced Tea Labs. And kapag may mga DAO community rin silang partner. Actually guys, GD10, part ng partner nila. So, yun. So, medyo malaki talaga tong project na to. And of course, it's not a financial advice. Pero based sa experience ko, sobrang legit talaga tong mga venture capitals na to na nakasupport sa project na to. X21 din. So, okay din yan. So, makikita rin natin dito yung mga highlights ng projects na to. Itong mga IDO, 36,000 na whitelisters, yung IGO nila, 6 million tokens, and so on. Di natin babasahin lahat yan guys. So, makikita nyo naman, 47 AMAs. And then, meron din silang contract audit query chains. Kita naman natin sa tokenomics nila, yung mga cliff. So, and kung gaano katagal yung mga vesting schedules nila. So, pinapakita lang din nun kung gaano sila kakommitted dito sa project na ginagawa nila. Right? So, core team, 12-month cliff, 1 year. Walang marirelease na tokens, and then 24 months daily vesting. Okay, next natin. So, yung mga roadmap, yung hinihintay natin dito for the first quarter of 2022. So, yun na nga yung PBE. Kaya, yung testnet, ito yung pinaka-inaabangan ngayon. Mga lucky events na pag-usapan natin mamaya. And then, yung PVP, tapos NFT marketplace. Actually, up na guys yung NFT marketplace. Tapos yung land NFT sales, so wala pa yan. So, mga something to look forward, yung guild, meron din. Tapos, mobile version. So, sa first quarter pa ng 2023. So, malamang desktop muna yung magiging testnet nito. Okay guys, so yung important dates na kailangan natin matandaan dito. So, nagsimula na nga guys kahapon ng 10 AM yung testnet registration. So, nire-open nila yon and magko-close yan sa April 1, 10 PM. So, kung hindi pa kayo nakakapag-sign up, mag-sign up na kayo. Pero, syempre, meron niyang mga conditions. So, yun nga, pupunta tayo dito mamaya sa link ng whitelisting and then sa marketplace. Pero ito yung mga rules. Kailangan meron kang hawak na 3 NFT
parang nasa 4,000 to 5,000 yata yung isa yan. And pataas ng pataas kasi nga sobrang na-hype and ginagawan din ng content ng mga YouTubers yan. Syempre legit naman din yung project. So kung gusto nyong bumili ng eggs, so sa marketplace, pwede ka rin ma-whitelist sa testnet kasi 1,000 lang yung pipiliin nila guys. So pwede ka bumili ng 200 na TAUM token. Random lang yung pag-select nila dito. Pero kung may 3 eggs ka, so automatically mapipili ka na nila for the testnet. Okay? Alright, so move tayo dun sa website. Makikita nyo dito, ayan, i-re-register nyo lang yung, i-coconnect nyo lang yung wallet nyo, tapos full name, email, then submit. So ako may hawak akong 3 eggs tsaka 200 na tokens lang din. Nag-hold lang tayo dyan guys kasi mukhang tataas pa yung value nito considering na crypto winter ngayon, pero parang sideways kasi yung takbo ng token eh. So baka tataas pa yan in the future. And hindi nga yan financial advice guys. So kanya-kanya tayong risk and kanya-kanya tayong decision. So nandito lang din yung ibang mga rules. Marketplace. So ito na nga yan guys. Kapag na-connect mo yung wallet mo, makita mo yung eggs na hawak mo. So meron akong tatlo. Binibenta ko yung isa para kumita ng konti. Kasi tumasta siya eh. Parang na-double na yung price nung binili ko based dun sa TAUM. Alright, so yun lang guys. So ito yung mga sa marketplace. Balik tayo dun sa presentation natin. Okay, so next, yun nga, event register, testnet. So kapag ka na-register, nakapag-register na kayo dun sa testnet, screenshot nyo lang yon, and then pwede nyo i-predict ilan ba yung mga tao na sasali dun sa testnet activity nila. So kapag nagawa nyo yun, so pwede nyo gamitin tong form na to, and then sali kayo. Baka mahulaan nyo guys kung meron kayong forecasting skills. So baka mahulaan nyo yun guys. So mangyayari yan ng March 29 to AM UTC. So kahapon na yan nag-start, and then hanggang April 1. So I think 10 PM to kung 2 PM UTC. Alright, so let's move na dun sa mga next slide. So price. Yes guys, so kapag nahulaan nyo yun, kung ikaw ang pinakamaswerte na talagang natumbok mo yung ano, yung bilang mo yun, so meron kang 100 USDT. Magana yan? 5,000 pesos. Yung mga hindi eksakto yung hula nila, approximate lang yung nahulaan nila. So nasa 250 USDT yung pamimigay nila, 50 USDT each. So 2,500 pesos per person. Tingnan yun. Meron pang consolation. So 30 USDT each. Tingnan 1,500 yung 10 na malapit pa doon, di ba? And then 350 USDT para sa 35 na random people. So meron silang 500 pesos na konso, di ba? So ayos na ayos guys pag sumali tayo diyan. So sali tayo diyan guys. Tapos more rewards. So meron silang huge event. So ito yung blog na pag-usapan lang natin quickly. So inopen na natin yan dito. So guys, meron pa silang mga rewards pa dito. Kapag sumali kayo dun sa testnet, it will run from April 3 to 5. So i-re-report lang natin yung mga bugs. Kapag ka nakapag-report tayo ng mga bugs doon, meron yung corresponding na reward. So 500 pesos sa minor bugs, and then ano to, 1,000 pesos kapag ka major bugs yung nakita natin. So sino yung unang makapag-submit? O syempre sa kanila mapupunta yung reward. So paunahan pala mag-test. Tapos yun nga guys, kapag ka nakapag-open tayo ng eggs na 4 to 5 star heroes, so meron din yung rewards. So meron kang 200 TAUM, parang nasa 6 pesos yata to 7 pesos yung huling tingin ko dito. So nasa ano to, magkano? 1,400? O basta parang ganun. So nasa 1,400 yung makukuha mo per account. So 20 accounts yan, 80 accounts naman, 600 to 700 pesos yung makukuha. Okay, so kapag nakapag-hatch ka ng mga heroes na yun. So pag bumili tayo ng eggs, meron pa tayong chance na may iba pang mapanalo. So dito naman, video contest. So kapag ka nag-testnet tayo, nakasama tayo doon, ginawa natin ng TikTok or YouTube or Facebook videos yun, paramihan ng views. Pinakamaraming views, yung walang daya. So meron kong makukuha na, magkano to? 5,000 pesos. For, tama ba yung mga computation natin? O yan, tama. 5,000 pesos, tatlo yung mananalo. Tapos dito naman, 5,000 din. Actually, 5,000 pala lahat sa lahat ng platform. Pigtatatlo. So guys, kung mahilig kayong gumawa ng video and maraming mag-viral yung nagawa nyo na testing. So yun guys, makakuha kayo ng rewards. Sika,
guys, kung gusto niyo na mag-join din dito sa NFT game na to, so ito yung mga link ng Telegram. So lalagay ko na lang lahat yan sa description para makita nyo rin. Para sure din tayo na yung mga nakukuha natin ng mga information talagang galing dun sa Orbitau. Okay, so future plans. So yun nga, launching ng testnet version. So ito na nga, I think April 3 nga siguro to. Huge events in testnet with rewards up to thousands of USD. Yan yung napag-usapan natin. And then launching ng mainnet version. So malapit na yan. So hintay lang natin kung kailan yan, guys. And then target nga nila mga talk show with famous people para ma-build din yung brand ng Orbitau. And then dozen of mini games will be held regularly. So make sure na maka-join tayo dun sa Discord channel nila and other community platforms para makapag-connect tayo sa kanila. Right? And then lastly, additional info lang guys, nakita ko lang sa YouTube nila na sobrang viral nitong isang kanta na to. Parang metaverse yung lyrics, tapos minention din yung Orbitau. So 783,000 views. Tapos meron din yata sila mga plano na gawing ambassador, yung parang Miss Thailand. I'm not sure, pero yun yung isa sa mga nabasa ko din. And then ito pa yung ibang mga video views nila, 500k, 1K, 47,000. Medyo marami na yung mga views and magaling sila na mag-grow ng audience sila. Alright, so actually, yun lang. Doon na tayo natatapos guys sa video na yun. So I hope nakuha nyo yung information na to, and kung maglalaro din kayo nito guys, tara usap din tayo and share tayo ng mga information tungkol dito sa Orbitau. Yun lang guys, so thank you for watching and kung meron kayong mga questions, comment lang kayo guys below and see you on my next video. Bye-bye!